Sa astrolohiya, ang Mercury retrograde ay sinasabing may malaking impact sa ating mundo pakiramdam. Ito ay pinaniniwalaan din na maaaring magdulot ng mental stress sa karamihan. Maaaring maging padalos-dalos tayo sa mga desisyon at sasabihin sa iba. Ito ay maaaring magdulot ng ilang mga kaguluhan dahil sa bugso ng damdamin. Sa iba, sinasabing ang Mercury retrograde ay pag-ikot ng Mercury na mas mabagal pa sa ikot ng mundo sa paligid ng araw. Ang Mercury ay mas mabilis na umiikot dapat sa mundo sa paligid ng araw. Ito ay sa loob lamang ng 88 days kumpara sa mundo na 365 days o isang taon. At kapag mas bumagal ang Mercury sa pag-ikot sa araw kumpara sa mundo o Earth, ang Mercury ay lumilikha ng isang optical illusion na gumagalaw ng pabaliktad, kaya ito tinawag na retrograde. Sa astrolohiya, ang Mercury ay ang mga planeta na kumakatawan sa komunikasyon, pagbabalita, paglalakbay, teknolohiya at impormasyon. Kaya naman inaasahan na kapag may retrograde ay may magiging problema sa komunikasyon at magkakaroon ng mga hindi pagkakaintindihan. Sa ngayon ay nakakaranas tayo ng Mercury retrograde. Ito ay nagsimula na noong April 1 at matatapos ng April 25. Sa video na ito, ating alamin ang mga dapat na gawin mo ngayong may Mercury retrograde bilang pag-iingat. Kung ngayon ka pa lang sa channel na ito, huwag kalimutang i-like at i-share ang video na ito. Mag-subscribe ka na din. I-click na ang bell at all para lagi kang updated sa mga pinakabagong videos patungkol sa mga karunungan na dala ng astrolohiya. Kaya siguro ay hirap akong gumamit ng Facebook Messenger gaya ng pagsasend ko ng voice message ngayon. Marahil ito ang dahilan, ang Mercury retrograde. Una, magdagdag ng citrus fruits sa iyong daily routine gaya ng lemon at orange. Madalas akong umiinom ng malamig na calamansi juice ngayon, mga kalaurel. Pangalawa, ang lavender ay halamang may kaugnayan sa planetang Mercury, kaya subukan mo nang magpabango nito sa iyong bahay o kwarto. May insenso nito o di naman kaya ay air refreshener na lavender scent. Pangatlo, isulat sa isang papel o notebook ang lahat ng kabigatan na nararamdaman mo ngayon dahil sa Mercury retrograde. Isa itong mainam na paraan upang ma-release ang iyong frustrations ngayon, kung meron man. Pang-apat, kung may mga lumang litrato kang natatago, balikan mo na ito. Balikan mo yung mga alaala mo nung bata ka pa o makipagkamustahan ka sa mga kaibigan at kamag-anak na matagal mo nang hindi nakikita. Panglima, ang mint din ay mainam na pangontra sa masamang epekto ng retrograde. Ito din ay nagbibigay ng kagaanan ng isip sa gitna ng magulong panahon. Ito ay gawing tsaa dahil nakakapagpakalma ito ng isipan. Pang-anim, connect with your inner child. Ano ba ang mga bagay na di mo nagawa noong bata ka pa na gustong-gusto mong gawin ngayon? Kumonekta ka sa iyong inner child sa pamamagitan ng mga bagay na makakapagpasaya sa iyo bilang batang ikaw. Ito ay makakatulong para magkaroon ka ng kapayapaan ng puso at isip ngayong Mercury retrograde. Pang-7, magsindi ng asul na kandila. Ang asul ay para sa komunikasyon sa candle magic. Ang puti din ay para sa katahimikan ng isip. Ito ang siyang lilikha ng maganda at payapang atmosphere sa loob ng tahanan mo. Pang-8, maglagay sa iyong mga electronic device gaya ng cellphone o TV ng kristal. Pwede ang citrine, blue lapis o black tourmaline. Ito ay gawin mo bago ka matulog. Ang citrine ay para sa kapositibuhan, ang blue lapis ay para sa maayos na komunikasyon, at ang black tourmaline ay para sa proteksyon. At dahil nga ay ginagamit natin ang mga ito gaya ng laptop, cellphone, o di naman kaya ay TV,
Ito ang mga daanan ng komunikasyon at ang paglalagay ng mga espesipikong kristal na ito ay nagdudulot ng kaayusan sa komunikasyon. Pang-siyam, mag-declutter o magbawas ng mga pampasikip na bagay sa iyong bahay ngayong retrograde. Ipamigay ito o ibenta ito sa junk shop upang ma-recycle o mapakinabangan ng iba. Mas maayos at malinis ang iyong bahay ay mas magiging malinaw ang iyong isipan at ganoon na din ay mawawala ang stress na maaaring nararamdaman mo ngayon. Alalahanin na sa poong may kapal pa din, nagmumula ang lahat ng pagpapala, ang kasipagan at ang kabutihan sa ating kapwa kasabay ng buo mong pananalig sa may kapal. Ang siya pa rin na dapat ay manaig. Ang mga ito ay mga gabay lamang. This is Erfidel Rosario. Thank you for watching.